walang pinili si Undoy. Mahirap man o mayaman, ay kapwa biktima. Isa sa sikat na subdivision dito sa Marikina ang naging laman ng halos lahat ng ulat sapagkat malubha ang naging pinsala ng bagyo. Tatlong araw pagkatapos ng trahedya, ay sinubukan naming dalawin ang mga kababayan natin rito. Mabilis daw ang pangyayari, sabi nila eh, sabi ng mga taga-bantay namin. Tapos yung umapaw na daw, bigla na daw, as in yung hangganan ng second floor. Wala na sila masyadong na-save sa gamit namin. Hindi na nila na-anticipate na wala na yung mga bagong biling cabinets, yung bed frames, as in yung ceiling, bagsak lahat. Gayun na lamang ang pasasalamat ni Vizel sapagkat wala siya dito sa kapapagawa pa lamang na bahay nila sa Provident Village nang maganap ang trahedya. Ayon sa kanya, ang two-story house na ito ay nagkakahalaga ng 8 milyong piso at isang taon pa lamang mula nang ito'y maitayo. Balak na sana nilang lumipat dito sa unang linggo ng Oktubre. Subalit dahil sa trahedyang nangyari, ang mga planong ito ay nalunod na ng bahang dulot ni Undoy. Oh my God, super! Parang ma-speechless ka na lang kasi ang sakit sa pakiramdam na pinundar ng daddy ko. Kasi start all over kami. Malapit din sa creek kung saan nagmula ang tubig na tumaas dito sa Provident, naninirahan si Mrs. Cecil Balita. First time na na-experience namin itong baha, pero since birth pa ako dito, maski mga ninuno, talagang taga rito kami sa Marikina. Diyan lang sa labas, yung mas mataas na lugar. Kasi kampante nga ako, miski nga sa second ko, hindi ko naisip-isip. Siyempre siya kami, o kaya nga lahat ng gamit na ano, wala kami. Sa kisami nga kami nagstay eh. Kasi sabi ko, bahala na, wala. At least hindi agad kami namatay. At least buhay kami, thankful kami na safe kami, alive. Yun na lang yung pinaka-importante. Ay, malaki yan. Siguro more than half yan. Oo. Kasi pati gamit namin lahat eh, pati sasakyan. Hanggang ikatlong palapag ang tahanan ni Mrs. Gemma Istoke. Subalit mataas man ang kanilang lugar, nananatiling malaki pa rin ang halaga ng mga kagamitang napinsala sa kanila. Ano kami, lumipat kami dito, ano, March 2005. O, ito lang talagang nasaksihan kong napakataas. At saka yung mga matatagal na dito, yun ang sinasabi nila. Ito daw yung pinaka-worst na naranasan nila. Yung mga nag-stay na dito ng more than 20 years, 30 years. Ito daw yung pinaka-worst na nasaksihan nila kasi umabot hanggang second floor ng mga bahay eh. Nung inaabot na yung second floor, inabandon na namin. Nag-third floor na kami. Ang rep ko lang at saka yung gas range ang hindi. Yun lang ang pinaka-mabigat at saka yung kotse namin. Tinawag ko na yan sa ano, AAP para ito sana. Wala pang ang dumarating dahil nakapila daw kami, pang 200 pa yung car ko para pick upin nila. Nalulungkot ako pero sabi ko, walang namatay sa amin kaya thanks God talaga. Yung mga bagay na yun, madali lang mapalitan yan. At sa anumang hagupit ng trahedya, wala nang masasakit pa kung tangayin din ang unos pati ang mga mahal mo sa buhay. Bali, ako po nasa divisorya po ako noon eh. Namili po ako ng pangit sa kandila. Tapos kuya ko po, tatrabaho dito sa Concepcion. Tatawag po siya. Bali, ano po siya, barker. Sa bilis sa pangyayari, maga kasi. Kaya hindi rin nakaabot ang kuya ko. Sa taas na bilis ng dusok ng tubig. Lagpas na ng tumana. Sa may highway na ng tumana, pantena sa highway. Wala nang mga bahay talaga. Ilang beses silang pinalikas ng kapitbahay namin, 4 beses po. Hanggang papa lang yung tubig. Sabi, lumikas daw sila. Sabi naman ng nanay ko, hindi raw tataas. Siyempre, matagal na kami sa Marikina eh. Dahil talaga sa bilis pangyayari, hindi sila nakalikas. Hanggang sa may sarapan nila pintuan. Hanggang sa natarap talaga silang tuluyan. Linggo na ng umaga, pagupa ng ba, yun. Pinuntahan ng kuya ko sa bahay namin sa Patola. Nakalak pa rin yung pintuan. Tinidyakan nga lang niya para mabuksan. Patulong pa nga sa kapitbahay namin. Yun, nakita niya, kakayakap sila. Nakasakay na kami ng jeep. Dating namin sa Concepcion. Nasa lubong ko yung mga kasamahan nila sa pagtitinda. Sabi sa akin, nanay, nandoon na sa pulinarya. Patay na po yung mga apo nyo. Lima sila. Kasama po si Daisy. Dali-dali kami nagtatakbo. Sumakay kami ng SS. Sabi ko doon sa ano, huwag nyo kami ilagpas. Ibaba nyo kami doon sa pulinarya ka, Andres. Yun nga, nasa lubong ko na nga po yung asawa niya. Tsaka yung bayaw niya. Sabi ko, bakit ganun? Nag-hysterical po ako talaga. Nag-hysterical ako. Sabi ko, bakit ganun?
Masyadong masakit ang pilat na iniwan ng unos ni Undoy sa pamilya Asuela. Ayon kay Aling Remedios, ay isinilang pa ng kanyang anak ang bunso nito. Subalit ang mag-inay kasama ring nalunod sa baha. Sa anim niyang apo mula sa anak na namatay, bukod tanging si Jimboy na lang ang natitirang buhay, sapagkat ng mga panahong yaon ay nasa pangangalaga niya ito. Sa murang gulang ni Jimboy, malamang ay hindi pa niya nauunawaan ang masaklap na sinapit ng kanyang pamilya. Nakalulungkot isipin na bata pa siya, ay ulila na siya sa ina at wala na rin siyang mga kapatid. Siyempre po, masakit. Masakit po tanggapin kasi, lalo-lalo po sa kuya ko. Kasi, mabilan niya yun. Nanay ko yun eh. Masakit tanggapin pero, sinakain namin. Diyan na kasi yun eh. So, bagong buhay ulit. Sabi ko sa kuya ko, simula sa muli. Isang iglap lang, pagkatapos ng halos isang araw na malalakas na pagbuhos ng ulan at ng ilang oras na mabilis na pagragasa ng baha, ang buong kapaligiran kasama ang pamumuhay ng ating mga kababayan sa lugar na ito ay bigla na lamang nagbago. Tinangay nito ang pinagmamalaking ganda at linis ng kalunsuran. Binasurang mahalaga at matagal na panahong pinagsikapan at ipinundar ng mga tao. Marami tuloy ang nagugutom. Halos lahat ay nasasalat. Ang pinakamasaklap, maraming buhay, bata man o may sapat na gulang, ang nagwakas na lang ng walang kabuluhan. Ayon sa mga eksperto, matagal pa bago muling makabawi ang lunsod sa pinsalong dulot ng unos. Maaring humupa na ang unos na dulot ni Undoy. Subalit hindi maitatangging kasama rin itong tinangay ang kapanatagan, pag-asa, pangarap at mahal sa buhay ng ilan sa ating mga kababayan. Subalit sa ganitong mga pagkakataon, ay huwag sana nating kalimutan na pagkatapos ng bawat unos ay ang pagsikat ng araw. Ang dapat lamang nating gawin ay higit na panghawakan ang pangako ng ating Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. Hindi rin niya tayo pababayaan.